to serve and to protect, service, honor and justice. Yan ang sagradong mandato sa bawat pulis na responsibilidad na pangalagaan, protektahan at panatilihing ligtas sa banta ng panganib ang bawat mamamayang Pilipino. Taglay ang pangako na maging laging tapat at bukas sa lahat ng pakikitungo upang gampanan ang tungkulin ng may pananagutan, laging nasa panig ng katotohanan, may disente at mataas na moral na katwiran at integridad. Subalit sadyang hindi lahat ay nananatili na tumalima sa tamang daan. Meron at merong nasisilaw sa kinang ng yaman at hindi lahat ng pagkakataon ay nakakasunod. Kaya naman ang ahensya ng PNP ay nababatikos na nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala ng mamamayan kung trust ang pag-uusapan dahil sa mga kabaro nila na gumagawa ng mga ilegal na aktibidades. Marami ang nasasangkot sa robbery, extortion, kidnapping at lalong-lalo na sa usaping droga. Subalit hindi makatwiran na lahat ng ganitong pagtingin dahil marami pa rin sa ating mga uniform personnels ang patuloy na naninindigan sa kanilang sinumpang tungkulin na tapat na maglingkod sa bayan. Kaya nga, patuloy ang kampanya sa pagtugis ng ahensya ng PNP sa mga miyembro nila at hindi nila kukonsintihin ang maling gawain ng mga ito, lalo pat wala na ring dahilan pa na gumawa ng ganitong ilegal na gawain dahil itinas na umano ang sahod ng mga pulis. Malinaw ang direktiba ni PNP Chief General Rodolfo Azurin, ang internal cleansing sa mga uniformado na nagtatago sa kanilang hanay na sumisira sa kanilang imahe. Bagamat pinaiiral ang MKKK o malasakit, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran sa kanilang hanay. Katulad na lang ng isang by-bust operation sa Caloocan City sa pangkat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Northern Police District na ikinasa noong August 4, 2022 malapit sa isang mall sa Sabarte Road, Camarin. Ang plano, isang anti-narcotic agent ang magpapanggap na bibili ng kalahating kilo ng sabo sa isang drug supplier. Matapos na maihanda ng mga operatibang mark money na gagamitin ay isinagawa na kaagad ang operasyon na pinangunahan ni PDEA NCR Office Intelligence Agent Marvin Mendoza. Dumating ang sinasabing tulak ng droga alas 5 ng hapon. Habang nagaganap ang bentahan sa pagitan ng PDEA at supplier ay nagulat ang mga PDEA agent nang bigla silang tutukan ng baril ng mga kasamahan ng middleman. Dahil dyan ay nagkatutukan ng dalawang panig subalit mabilis ding nagsinakbuhan ng iba nang malaman nila na PDEA ang katransaksyon nila. Ganon pa man, dalawa sa mga ito ang nadakip. Laking gulat naman ng mga ahente nang malaman na aktibong pulis ng Caloocan ang isa sa kanilang mga nahuli. Siya ay walang iba kundi si Police Corporal Mark Jefferson Lopez, 30 years old at taga PNR Compound, Samson Road, Caloocan City, na kasalukuyang nakadistino sa Caloocan Police Substation 13 at kasama nitong nahuli ang pinsan na si John Raster Munoz, 25 years old, isang mekaniko ng bagong silang Caloocan. Ayon kay PDEA NCR Director Christian Fribaldo, nakumpiska sa pulis ang service firearm na Glock 17, isang pistol magazine, 19 na bala ng 9mm, ang kanyang PNP ID at dalawang cellphone. Samantalang nakuha na naman ang tatlong transparent plastic bag na may bigat na kalahating kilo ng si Munoz na nagkakahalaga ng umabot sa 3.4 milyon pesos, isang caliber 45 na baril, mga bala at cellphone. Naharap ang dalawa sa kasong non-bailable na paglabag sa RA 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Act of 2002, at patuloy na sumasailalim sa investigasyon ng PDEA National Headquarters sa Quezon City upang malaman pa kung sino-sino ang mga kasabwat ng mga ito. Duda ng ahensya ay nagsasagawa ang mga ito ng cellbust pero napurnada dahil sa legal umano ang operasyon ng PDEA, lalo pat nagkaroon na ng memorandum agreement ang PNP at PDEA o yung Unified Operational Guidelines para maiwasan muli ang nangyaring mis-encounters noon sa Commonwealth Avenue na ikinamatay ng isang anti-narcotic agent, dalawang PNP at isang asset. Samantala ay pinag-utos ni PNP Chief Brigadier General Ulysses Cruz ang pagsibak sa Substation 13 Commander, Assistant Commander, Chief Supervisor at team ni Corporal Mark Jefferson Lopez. Lahat sila
ay nadisarmahan at sumailalim sa camp restriction habang nakabinbin ang malalim na investigasyon. Ganun pa man, taas noo pa rin ang pagsaludo sa mga pulis na nananatili sa tuwid na panunungkulan sa kabila ng kabi-kabilaang pagbatikos. Ang totoong antas ng pagsisilbi at pagmamalasakit ay ang pagyakap sa commitment na maka-Diyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Kaibigan, gusto mo din bang manalo ng ganito kalaki sa pamamagitan lang ng pag-i-spin? Well, kung ganun, ay halika at isishare ko sa iyo ang isang laro na chap na magugustuhan mo. Dito ay mag-i-spin ka lang na mag-i-spin at aantayin lang na lumago ang puhunan mo kagaya nito. Kung mapapansin nyo noong una ay may balance na akong 5,200, pero nang dahil sa pag-i-spin lang ng ilang minuto, ang 5,200 ko ay naging 20,800. Literal na easy money, hindi ba? Ngayon ay ilalabas na natin o ika-cash out na natin ang ating napanalunan. Enter lang natin ang halaga na gusto nating i-cash out at antayin na lang natin na pumasok sa ating GCash app. Well, oo nga pala, kung gusto mo ding maglaro ay i-download mo lang ang laro na kung tawagin ay Storm Game. Para madali ay ilalagay ko na lang ang link sa description at comment section ng video ito. I-download at mag-register gamit ang iyong mobile number. Get OTP para ma-receive ang code na ilalagay mo dito. Lagay ka din ng password, confirm password at ilagay ulit ang phone number sa by-click ng Sure. Pag open mo sa app ay may free 11 pesos ka na kaagad. Siyempre, pwede ka ding mag-cash in. Click mo lang yung cash in dyan sa ibaba at mamili ng halaga na gusto mong ipasok. At kung gusto mo pang makakuha ng hanggang 100 pesos for free, ay gamitin lang ang lucky code na 140331. Ganun lang kasimple kaya na pang inaantay mo. I-download mo na yan at sabay tayong maglaro at manalo.